One more. Hit like. One more. Hit this. Hit like. Hit like. Good morning po sa inyo lahat. Muli, si Ate Rose na naman po sa inyong harapan at hanggang mag-share sa inyo ng ating panibagong recipe sa araw na ito. Ngayon po, magsisinigang ako ng bangos. Sinigang pong bangos sa baryo, sa amin. Kasi ang nanay ko noon, nung malilit kami, talagang hindi na siya bumibiling mga gulay. Kompleto na yung, kumbaga, yung alis bahay ko po na sa likod na namin. Tanim. May mga tanim din siya po ng napakarami saging. Kaya po siya nagsisigang, kahit anong isda, karamihan po sinisigang niya doon, yung mga dalag, ganyan, yung mga gurame. Kasi kapag nanging isda yung mga kapatid ko, talagang agad niya sinisigang. Kukuha lang po siya ng puso ng saging, na saba, yung hindi po ba mapait. O kaya lang sa puso ng saging na tordan. At saka lang po bunga, ayan po. Ito po ang puso ng saging na saba. Ayan po yung bunga ng saging na ilaw. Yun lang po ang aming isinasaw sa sinigang ng nanay ko, tsaka lang po gabi. Ayan po. Kasi, ito po raw sa saging na to, kapag yan ang sinawag niya, yung saging na, puso saging na saba, tsaka tordan, parang lumalapot ang kanyang sabaw. Kaya ewan ko lang po yung puso rito kasi, mag-ingat po kayong mga tiga babayang OFW sa Dubai. Minsan kasi yung mga pusong nabibili rito, ang pahit-pahit niya talaga. Nabiktima na ako ng mga pusong yan dito kasi yung pong pusong nabibili ko noon, ang pahit-pahit po. Ngayon, nung nagkasuki ako rito sa Ladrasid, sa amin sa fish market, may natitindang gulay. Sabi ko, mapait ang mga puso dyan. Sabi ko, hindi. Sabi niya, galing Sri Lanka to. Sabi niya, totoo ko. Kasi nung nag-exit ang asawa ko sa Sri Lanka, sabi niya, may alam na ang puso ngayon na hindi mapait. Ito puso rito sa Sri Lanka, hindi mapait, kaya mag-uwi ako. Kaya po nag-uwi ang asawa ngayon. Kaya nalaman ko, yung mga pusong galing sa Sri Lanka, kapag namimili kayo mga kababayan ko rito sa Dubai NOW, tanong niyo kung ang puso galing sa Sri Lanka. Kapag po galing sa Sri Lanka yung puso natin ng saging, talagang hindi po siya papayit. Kaya ngayon, napadalas na pagluluto namin ng puso ng saging, gawa ng may puso saging na kami natuklasan na galing sa Sri Lanka na hindi mapayit. Ngayon po, ito na ang aking tubig. Naglagay na po ako ng tubig rito. Kumukulo na. Ang una ko pong ilalagay para lumambot itong ating gabi sa tubig. Ayan po ang ating gabi. Pag malambot na po yung ating gabi, pwede na natin maglagay ng isda. Kasi po, kapag nilagay natin ang silabay natin ang isda sa gabi, bago po lumambot ang gabi, durog na po yung ating isda. Kaya pag po malambot-lambot na yung ating gabi, sana po ako maglalagay ng isda natin. Ito po, medyo lumambot-lambot na ang ating gabi. Kumukulo na siya. Unang kulo, medyo malambot na yan. Lalagyan natin ang isda. Ito po pala ngayon pasawag, lalagyan ko ng sili, asin. Ito po, kasi kapag po nagsisigang akong ganito, dapat po isang palok na tunay. Kapag po nakakita yung asawa ko sa supermarket na isang palok, alos pakyawin na niya. Kasi nga, yun po yung aming gustong-gusto sa sinigang. Ito po ngayon ang gagamitin ko, baligtad pa pagkagupit ko. Nor, sinigang sa gabi po siya, kasi may gabi yan. Maglalagay po ako ng konting alamang. Dapat po yung alamang na sariwa, yung alamang sa atin ay wala. Lalagyan ko lang po ng konting alamang ang ating sinigang. Asin, lalagyan ko po mamaya ng sili. Ayan nga po yung saging na bubot at saka po yung piso. Ngayon po, ilalagay ko muna yung ating isda. Bangus po ito, bangus. Hindi po sinama yung buntot. Kasi po, hindi po lang kumakain ng buntot dito sa amin. Piniprito ko po. Dalawang bangus ito. Sumikat na ang araw. Kanina po walang araw. Ngayon sumikat ang init. Ngayon po. Lalagyan ko siya ng konting alamang. Para pampalasa lang po. Ayan po ang ating alamang. Pampalasa po siya. Mas masarap po yung alamang yung hindi siya ganito ang kulay. Yung medyo mamula-mula po. Mag-pink-pink. Ayan po.
Ngayon, pabayaan po muna natin siyang kumulo. Pag kulo po niya, tsaka ako ilalagay yung saging. Yan na. Ito po. Pwede na po. Lagay na natin ang ating saging. Ito po ating saging para lumampot siya. Ito po. Saging. Sa kapampangan po, panalpa. Ang tawagin ito, panalpa, sabi nila. Hindi ko naman po sinasaklaw lahat ang mga kapampangan kung sila'y naglulutong ganito. Siyempre po, ito ang nagastan namin sa aming nanay. Yung nanay ko po talaga, yan ang ginagawa niya sinigang. Kaya yung mga anak ko po, namimiss nila lola nila kung nung buhay siya. Talagang gustong-gusto nila ang lupo niya, lalo na po sa sinigang na ganyan. Lalo na yung pinakat na dalag na maliit, yung butaris, sabi nila. Gustong-gusto ng mga anak ko yun, lalagyan lang yun ng luya, tsaka sampalok, tsaka buhusan niya ang konting mantika. Nasarap po talaga. Base po sa aking kaalaman, siyempre nagatnan ko sa nanay ko, nakagasnan ko. Yan po ang sinigang sa baryo, kung tawagin. Hindi ko lang po alam kung niluluto ng kapwa kapampangan po. Ngayon po, lalagyan na natin ang ating puso. Puso ng ating saging. Ay, masarap din po itong puso po sa kare-kare. Sa kare-kare po, natukos. Yan, kaya masipag na rin kami. Tingnan niyo po ang sabaw. Ang ganda ng sabaw niya, maputi siya. Gawa po ng saging na buong ang bubot at saka po yung puso. Yan po. Ngayon, nilalagay na natin ang ating, lalo na kung sampalok po ito na bunga, mas masarap po yan. Yung sampalok na bunga po talaga, the best yun. Gusto po nilang maasim, kaya dalawang lalagay. Ayan po. Lagay ko na yung kanyang asin. Isang charita pong asin. Mamaya na po yung sili. Pag ito na. Salit na lang po yan. Saglit na lang yan. Ito lang pala ang laki na yung nagalawa pala ang laman ito. Sakto lang po. Sarap. Sandali na lang po. Sandali. Ito po ako ng fish, lor cubes. Ito po ang aking pampalasa. Yan po, isa siya. Ngayon, lalagay ko na po yung ating sili. Ito kami pampalasa. Ito ang ating sinigang. Luto na po siya. Sarap. Sarap po niya talaga. Tikman po natin siya. Ayan. Ang puso po rito sa ano, malambot po ang puso niya. Puso ng ano, puso ng saging. Pag-lupa. Sa lang ating sinigang. Alam mo yung camping lang. Titikman ko po siya. Ang tikman. Na. Ang sarap. Alam mo. Sarap po talaga. Ang sarap ng sinigang kung ito try nyo. Talagang tingnan niyo po ang sabaw, ang ganda niyang tingnan. At yung po ang lamang niya, naglalasa siya talaga. Tingnan niyo po ang ating saging. Sarap po. Sarap talaga. Huwag niyo pong kakalimutan pala na mag-subscribe, like, comment. Mag-request po kayo kung anong gusto ninyo. Iluluto ko po. Maghintay lang po kayo kasi minsan wala akong tig-upload. Hintayin ko pa yung anak ko kung kapag hindi siya busy. Maraming salamat po talaga sa inyo kasi napapansin nyo na ngayon ang aking YouTube channel, ang aking utong manyaman. Kaya sobrang saya po ng mga anak ko. Ako dati po talagang halos hindi siya gumagalaw. Yung subscriber niya nakapako siya sa 37, sa 37. Pero ngayon po bigla po siyang naging kulang na po siya 600. Sa 4 na buwan mahigit po ang aking subscriber, mahigit na siya, kulang na siya 600. Sa tulong po ninyo at sa
pagmamahal niyo sa aking lutong manyaman. Thank you very much po sa inyo lahat. Have a good day. God bless po. Bye-bye.